Last weekend, dinala namin yung mga bata sa Sushiro. Hindi dahil sa may nag-comment, kung hindi dahil nag-promise kami sa kanila na dadali namin sila. Paano ba naman, pag-uwi pa lang, nabuking na kami? Hindi naman nakatanggi ang ama, kaya naman pinakita ko na ang pinagbabawal na video. Tara, samahan niyo muna kami for today's mini vlog. Minasan, konnichiwa, Ira Desh, your full-time mom here in Japan. Sabado ngayon, tapos tinanghali ako ng gising. Palibasa kasi walang pasok, kaya masyado ako na-anshi. Paano ba naman, tinapos ko ng isang upuan yung dramang First Love sa Netflix? Sino ba kasi nagsabing maganda yun? Kaya naman ito, nagmamadali kami ni Misaki-chan kasi nakaschedule pala kami ngayon ng dentist. So, kung napapansin niyo po, madalas kami pumunta ng dentista kasi nga po inaayos yung ngipin ko. Yung mga bata naman, meron po silang dental check-up every 3 months. Inaalagaan ko talaga yung ngipin ng mga anak ko kasi nga ayoko maranasan nila yung naranasan ko nung bata pa ako na sobra talagang sakit ng ngipin ko. Tapos hindi ako madala sa dentista kasi nga mahal, diba? Yung pangkakain namin ay pandadala pa ba sa iyo sa dentista? Dito naman po sa Japan, yung mga anak ko, pasok kasi sila sa insurance kaya wala kaming ginagastos kahit magkano sa pa-check-up sa kanila. Sipag at malasakit lang yung puhunan mo para hindi maranasan ng mga anak mo yung pagsakit ng ngipin. Bali 11:30 nga po pala yung schedule namin today at saktong-sakto lang yung dating namin kasi hindi kami nalate. Alam niyo po ba dito sa Japan, napaka-strict talaga nila sa oras. Kailangan 10 minutes before, nandun ka na. Kasi nakakahiya talagang mali. So, naghintay lang kami ng saglit tapos tinawag na kami. Hindi ko na po na video kasi sobrang nag-warla si Misaki-chan. Akala mo naman bubunutan siya, itinutbrushan lang naman siya tapos nilagyan ng fluoride yung ngipin niya para tumibay. Ay, kala mo talaga gagawin siyang litsumbi kung makapamiglas talaga. Tatlo na kami nakahawak pero nakakawala pa rin siya. Natatawa na lang yung mga doktor sa kanya. Pagdating sa bahay, nag-usap lang kami ni Hapo na dali na namin yung mga bata sa Sushiro. So, pagka nilagyan po ng fluoride yung ngipin ng mga anak niyo, dapat 30 minutes, hindi sila iinom ng tubig at hindi rin sila kakain. Kaya naman naglinis na muna ako ng bahay bago kami umalis. So ayan ha, wala pong pasok yung mga bata kaya naman maisasama namin silang kumain sa labas. Last week kasi napagkamalan pa kami masasamang magulang kasi kami lang yung kumain sa labas. Pero natatawa talaga ako, napakagaling talaga ng instinct ni Kaoru-chan sa pagkain. Pagdating niya ng bahay noong araw na yun, nakita niya si Misaki-chan na natutulog sa Mayogiwo. Sabi niya, "Bakit nakapanlakad si Misaki-chan? Saan kayo galing? Anong kinain niya sa labas?" Sushi kita ito! So noong nakaraan nga, may nagsabi sa akin na masarap din daw sa Kura Sushi. Kaso nga lang dahil late na yung tanghalian namin, ay dito na lang kami bumalik sa pinuntahan namin last week, sa Sushiro. Masarap naman talaga dito at bukod pa doon, mura. Ang inaalala ko lang, baka hindi masyado makakain yung mga bata kasi nga puro fresh fish yun nasa ibabaw ng sushi, diba? Pagdating namin dito, dahil nga tapos na yung oras ng tanghalian, hindi na ganun karami yung tao. Kaya naman saglit na lang kami naghintay. Piling-pili lang talaga yung pwedeng kainin ng mga bata dito kasi hindi talaga sila kumakain ng sobrang fresh na isda. So itong boiled na shrimp, tamagoyaki, shawamushi, favorite yan ni Yui-chan. Ang pinaka-fresh na lang talaga na kinakain nila dito ay yung sushi na merong itlog ng salmon sa itaas, yung ikura sushi. Kami naman dalawa ni Dao Mingqi, hindi na kami masyadong umorder kasi naman kakakain lang namin dito ng isang araw. Well, yun sana yung plano namin kaso nga lang ang sawap eh, hindi mapigilan. Uy, mukha lang kami malakas kumain pero ang totoo para lang kami mga kuting dito kasi yung ibang table malamang Everest na yung taas ng platito. Kami hanggang Chocolate Hills lang. At sa sobrang busy kong kumain, hindi ko na namalaya na nilagyan na pala ni Misaki-chan ng tubig tong shawamushi ko. Ang sarap pa naman. Nana, shawamushi-san, mo ikay tanong dalayin dyan. Hindi ko rin. Kumene, mukumante ko. Kumene? Iyo, kung hindi ka lang cute, pinipina kita. Kapag ka may maliit ka talaga, hindi ka pwedeng babagal-bagal. Dapat lagi kang alerto kasi ang bibilis ng kamay nila. Naranasan nyo na ba lumabas ng mall na may bit-bit yung anak nyo na hindi nyo naman binili? Ay naku, lagi na lang kami nagsa-olibi. So ayun na nga, nabusog naman talaga yung mga bata namin kasi bukod sa sushi, marami naman silang mga lutong pagkain. Umorder kami ng udong, karaage, potato fries, may ramen pa nga. At syempre, pagkatapos magtanghalian, hindi pwede mawala yung dessert kasi yung pinakaabangan nila.
Umorder si Yui-chan ng chocolate cake, sherbet naman kay Papa, ice cream sake na inagaw ni Misaki-chan, at sherbet din kay Kaoru-chan. Sobrang nag-enjoy na naman talaga yung mga bata, lalo na kapag nakikita nilang parating na yung mga orders nila. So bali 6,000 yen nga pala yung binayaran namin sa lahat ng kinain namin ngayong araw at nabusog na naman kami. O sige na, thank you for watching. Please like and share naman for more upcoming videos. Bye!